Pang daily service ba na scooter ang hanap mo bukod sa mura na, maganda pa at talagang napaka-unique ng kanyang style? Ito po pala yung kanilang pinakabagong Herosum 110Fi. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang cute po pala ng dating nito pong kanilang Herosum 110. FI na po pala ito mga ka-LM, naka-fuel injection, kaya garantisadong matipid sa pagkonsumo ng gasolina. Ito pong kanyang handlebar cover, very familiar para sa akin dahil located po itong kanyang mga turn signals dito po sa bandang itaas para po siyang abinis, no? Meron naman po itong little visor na black color dito sa bandang itaas. Meron po siyang windlet dito sa bandang gitna at meron po siyang logo rito na chrome color. Silipin naman po natin ito pong kanyang split na daytime running light. Napaka-astig, no? Ang haba para po siyang naka-X design. At pag ating sinilip ito pong kanyang main light, gumagamit po pala ito ng dual projector lights. Wow, very impressive. At meron po siya ritong mga pins na black color. At pag ating tinitigan dito po sa kanyang side profile, para po siyang SkyDrive Sport, no? Yung kanyang dating. Sharp din po yung mga edges. Meron naman po itong color combination na glossy black and then red color. At ito naman pong kanyang side profile is gray color po siya. At nandirito po, may nakalagay po rito na LED lights. Anyway, gaya po ng sabi ng Hero, ito pong warning lights na to, kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa, ay kusa na po yung iilaw. Wow, napaka-advanced po na features nun. At yung kanyang turn signals ay located dito po sa bandang itaas. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang front suspension. Gumagamit po ito ng traditional telescopic fork, matte black color. Mayroon na din po pala siya ritong oblong na added reflector lights. Ang cute din po nitong kanyang front fender, combination to ng matte black at saka glossy red. At gumagamit naman po ito ng single rotor disc brake with 2-pot caliper na vibre. Wow, bigatin. At ito pong kanyang mag wheel is para po siyang star design na matte black color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 90x90-12. Makapal na rin po itong kanyang harapang gulong. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Napakalapad din. May nakalagay rito na Hero branding. May 2-button selector po dito sa magkabila. At ang kanya naman pong mga button selector ay mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Sa kabila naman po, mayroon po ata siya ritong engine kill switch kung hindi ako nagkakamali, and then ang kanyang electric starter. Dumako naman tayo rito sa bandang ibaba, mayroon po siya ritong 2 front pocket. The same lang din po yung kanyang mga sizes. Pwede tayong maglagay rito ng mobile phones, gloves or coins. At napansin ko lang dito sa bandang ibaba, mayroon pong nakalagay rito na parang charger, no? Yung kanyang icon. So mayroon na din po pala siyang built-in na USB charging port located dito sa bandang ibaba. Ang kagandahan niyan, kahit umuulan, hindi yan mababasa. At malawak din po pala itong kanyang footboard. Mayroon po siyang rubber cover on top na anti-slip. At ito pong kanyang upuan, napakalapad. At premium din yung kanyang dating, ha, malambot. May 2-tone color combination po ito na gray at saka matte black. Yung pagkakatahe, durable naman po siya. Buksan naman po natin at silipin natin ito pong kanyang underseat compartment. Wow! Maluwag din mga ka-LM. Madami rin po tayong mailalagay rito na mga personal belongings. At dito na rin po pala located, ito pong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.2 liters. Dumako naman tayo rito po sa bandang ibaba. Nandirito naman po itong kanyang side stand. At equipped na po pala ito ng side stand engine cut-off switch. Mayroon din po itong center stand. At ito naman pong kanyang pillion step para sa ating back rider is black color naman po siya. Ito pong kanyang side profile, napaka-bulky, no? Parang classic scooter yung dating kasi nga napaka-macho dito po sa kanyang side profile. May nakalagay naman po rito na decal na gray color na Zoom X-Tech.
So very premium din yung kanyang dating dahil 3D emblem yan mga ka-Elim, bagong-bago no. Nandito po pala sa bandang itaas, ito pong bukasan, ito pong kanyang upuan. At ang kanya po palang ignition ay gumagamit po ito ng mechanical key. Dumako naman po tayo rito sa kanyang engine. Napaka-astig din ang pagkakadesign itong kanyang engine. At napansin ko lang, meron po pala siyang integrated na kick starter. So optional ha, meron po tayong kick starter at meron po tayong electric starter. Yan ang kagandahan at hinahanap ng mga karamihan. At ito pong Herosum 110 ay meron po itong 770mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para makita nyo kung gaano nga ba ito kataas. Anyway mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Makikita nyo naman lapat na lapat yung ating foot into the ground. Kaya masasabi ko na very comfortable ito para sa mga tulad ko na 5'6 in height. Even kahit mga 5 flat mga ka-LM, kayang-kaya nyong i-maneuver to dahil talagang napakababa po ng kanyang ground clearance. Speaking of engine, ito po palang kanilang Herosum ay mayroon pong 110.9 cubic centimeter engine displacement to be exact. At ito po ay naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2-valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 6 kilowatt at 7,250 RPM. At nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 8.70 Newton meter at 5,750 RPM. Saktong-sakto lang mga ka-LM, no? Pang daily riding condition. Dumako tayo rito sa likuran, silipin po natin itong kanyang integrated na grab bar. Napaka-flawless ng kanyang pagkaka-detail dito. Glossy red color. Ito naman pong kanyang tail light. Wow! Nakaterno po pala ito dun po sa kanyang front daytime running light. Dahil the same lang din po sila na naka-X design. At ang kanya naman pong brake light ay nandirito sa baba at itaas. Napakaganda po nitong pagkaka-design nitong kanyang tail light. At malaki ha, very visible po yan. Day or night time. Meron po pala siya ritong additional na light reflector sa gitna. At nakapop up naman po ito pong kanyang mga turn signals. Medyo mahaba din. At gumagamit po pala ito ng bulb type para po rito sa kanyang turn signals. At ito pong part na to na naka-imbus pag ating sinilip, mayroon na rin po siyang integrated na plate light. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. Pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with single shock absorber. Hindi po ito adjustable. Black naman po yung kanilang ginamit dito po sa kanyang coil spring. At ito po ay naka-drum brake dito po sa kanyang braking system dito sa likuran. At bukod po pala rito sa kanyang rear fender, mayroon po pala siyang integrated na mudguard. Ang ganda pala nito pong kanyang rear magwheel, matte black, tapos nagkaroon po siya rito ng star design at nagkaroon po siya ng lining dito na chrome color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 100x80-12. At very sporty looks po pala ang dating nito pong kanyang stock pipe. Nagkaroon ng two-tone color combination, matte black and then gray color, itong kanyang head protection guard. Itong kanyang tip is matte black at mayroon po itong single exhaust. At gumagamit po pala ito ng air-cooled para naman po sa kanyang cooling system. Napaka-astig, ang cute. At bukod dyan, bukod sa bago na sa ating panlasa at paningin, dahil bagong brand po ito dito sa Pilipinas, ay talagang magugustuhan mo ito. Bakit? Dahil very affordable ang kanyang price tag. Alam nyo ba mga ka-LM kung magkano to? Ito pong kanilang Herosum 110 FI ay nagkakahalaga lamang po ito ng 69,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,900 pesos. At mayroon naman po itong 3,670 pesos sa loob po yan ng 36 months. At kapag on time ka naman na nagbabayad, ay mayroon pa po itong rebate na 400 pesos. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nito pong kanilang Herosum 110 FI, ay available po ito sa cash at installment basis. At maaari nyo po akong i-direct message dito po sa ating channel at ilalagay ko na lang din po ang aking contact number dyan po sa description box sa ibaba para po ako inyong matawagan at masagot lahat po ng inyong mga katanungan. At kung nagustuhan mo yung mga ganito ng klase ng mga video update na kung saan, ako po ay nagbebenta ng mga motorcycles, cars, mobile phones, appliances at mga properties, ay huwag mo po sanang kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo sa mga susunod na video updates.